Hey guys, welcome to my channel. So, itong video na ito, tatawagin natin usapang sniper rifle. Okay, so a few days ago, 4 days ago to be exact, nag-post ako sa community page ko sa YouTube channel and sa fan page ko sa Facebook about a sniper rifle. So, poll question, basahin ko na lang, no? Sa mga rifles ko, okay, specifically nilagay ko sa akin, okay? Bakit? Para hindi tayo makapag-invento ng barrel or mag-imagine ng barrel. And mas maganda kasi, hawak ko mismo pagka pinag-usapan natin. Okay? Sa mga rifles ko, ano dito ang sniper rifle? Okay, so letter A, AR-15, 20-inch barrel with scope. Oh, asa na ba yan? Actually, ano to eh? 223 Wild. Hindi to 556, hindi 223, 223 Wild. Combination siya of both. So, eto, 20-inch barrel. Yan, stainless barrel siya. Eto, in-upgrade ko na itong likod nito eh. Strike Industries. Na, ang ganda to. May nagtatanong sa akin about this. Mali ha, tignan ko kung matatanggal ko. So, impromptu lang ito. May pagkwento ko lang ako sa inyo. Wala tong script. Okay? Bakit? Kasi, related to sa ilalabas nilang revised IRR. Ha? Na hindi ko pa pwede sabihin sa inyo kasi hindi pa nila napapublish. Diba? Pala napapublish eh. Pero clue yan, no? May involved na sniper rifle. Meron pa itong ano, ito. Ito sa stock nito, may patungan pa ito dito. Okay? Para pagka matagal kang nandiyan sa, ano, sa position mo, you can hold your zero. Okay, so nga, fancy-fancy. Dapat hindi ko na pinakailangan pala ito. Okay, dali lang ito. Sorry ko lang. Dapat hindi ko na pinakialaman. Okay. So, ito. 223 Wild ang caliber nito. Sabihin, it has the best of both worlds ng 223 at saka 556 na cartridge. Accuracy niya. Andon. Pero meron pa ako ibang ano, AR-15. Na platform. Dali lang ha. Babalik ko lang. Nagkamali ako. Sorry. Dapat hindi ko na nilagay. Anyway. So mamaya na nga ito. Pag-usapan natin yan. So, ito. 20-inch barrel. Siyempre, ano ibig sabihin? Benefit ng longer barrel. Siyempre, mas longer ang ano, range. Mas malayo ang nare-reach niya. As compared to ito, standard 16-inch. 16-inch barrel. Parehas lang stainless. Okay, 16-inch. Okay, so, ibang usapan na yung mga types of barrel, ha. Para sa akin, hindi ko siya ma-appreciate kasi hindi naman libo-libo ang ginagamit ko dito. Eh. Ano lang ako, weekend shooter. Okay? Yan, so, 16-inch, 20-inch. So, ito yung una kong tinanong. Ito yung una kong example. So, tingin nyo ba, sniper rifle ba to? I think last Marawi conflict, nakita ko gumagamit ng AR platform. Hindi ko lang alam kung anong cartridge ang ginagamit nila. Hula ko 5.56. No? Tapos nakascope. So, ito, tanong ko sa inyo. Kung sniper rifle to sa tingin nyo, ito hindi. So, pag pinalitan ko yung upper nito, nilagyan ko lang ng scope, so magiging sniper rifle na ba siya? So, let me know. Ano sa tingin nyo? Okay. So, ito yung una nating option. AR-15 20-inch barrel with scope. Okay. Yan. Yan. Una nating option. Sa tanong ko na alin dito sa mga rifles ko ang sniper rifle. So, next option. Letter B. AR-10. Ito. Bigat nito? Bigat nito. AR-10. Okay. Ito, binuo ko talaga to. Ako pumili ng scope dito. Kasi yung isa, sama ni scope eh. Okay, so ito naman, 18-inch barrel, pero AR-10.
Dati may nagtatanong sa akin, sir, ano mas malakas, AR-15 o AR-10? Sabi ko, syempre, AR-15. Mas malaki yung 15 kaysa sa 10. Pero biro lang yan, ha. So, AR-15, yun na una. Ito, AR-10. Mas malaki to, mas mabigat. And, yung nilagay ko ang scope dito, ano eh. Scope ko dito. 8.5 by 25. Shucks, labo ng mata ko. Matanda na kasi. 8.5 by 25 by 50. Very powerful scope, no? Pang long range ko talaga to. Okay, so ayan siya. Ito, pinalitan ko na rin. Ayoko na ng adjustable na stock. Fixed stock na lang. Okay. Kasi kailangan mo talaga i-shoulder to eh. AR-10. So, it shoots both 308 and 556 rounds. Kuha tayong isang bala. Para may imagine yun, no? Eh, sabi ko mas maganda, may hawak ako eh. So, ito yung 308 round to. 308. Soft tip. 308. Okay. Tapos yung 556 naman, para may idea kayo. Ito, 556 to. Zombies. Ito yung 556. By the way, lahat ng baril na papakita ko sa inyo, na safety check ko na. Hindi ako pwede mag safety check. Habang nagfi-film ako, tatagal tayo masyado. Okay, so, quiet. Malamang may pusa dumadaan sa harap. 556, 308. So, yung 7.62 by 51, kasi laki lang nito, ng 308, pero mas matulis yung tip nun eh. Okay? Yung 556, 223, halos magkamukha din. Okay? Nagkakaiba lang sa weight. Ito, ano to eh. Kalimutan ko ng tawag dito. Pero polymer tip to eh. Nag-expand to. Okay? Varmint round to actually. So, kita nyo yung difference siya. Difference. Di ba, allowed kayo sa Pilipinas ng 556 hanggang 7.62. Sabi ko, ano 7.62? Ang dami mo 7.62 eh. Ito 7.62 by 51. 556. So, makita nyo yung diferensya, ha? Okay, so yung AR-10 natin, ito pinuputok. Yung AR-15, ito ang bala. Okay, yan na. So, again, ito yung AR-10 na napakabigat. Bigat yan? Bibigat lang ako dyan. No pa. And ano natin? Letter C. Savage Axis. Ito sakto. Savage Axis. Parehas din yata yung binili kong scope dun kasi 308 eh. Pagka maglalagay kayo ng scope, make sure yung scope ma-handle niya yung recoil ng caliber. Okay? Dati naglagay ako ng mumurahing caliber, naubos yung bala ko, kaka-zero. Kasi gumagalaw na pala yung reticle. So, in short, lalo ako napamahal. No? Naghahanap ako, gusto kong gumamit ng murang scope, hindi reliable, hindi nag-hold ng zero, lalo ka mapapagastos. Kasi maya mo siya i-zero, hindi naman pala na-zero. Okay, so ito yung sabi sa axis, bolt action, 308 with scope. So, pinakita ko na yung bala, no? 308. Bolt action siya. Tapos, eto, pinalta ko na yung muzzle brake. Nakadalawang palit na ako ng muzzle brake eh. Mas gusto ko pagka malaking caliber, tanker. Ito ang tawag dito, tanker style muzzle brake. Bolt action siya, no? Bolt action. Hey, Terry! I'm making a video! Magawa ko ng video talaga itong mga aso ko. Pasaway. So, bolt action siya. So, pare sila nitong AR-10. Na pare sila ng bala na pinuputok, pero etong AR-10 semi-auto bolt action. Okay, bolt action. Box type, box magazine. Box type eh, Mitsubishi Lancer. So, ayan, wala tayong laman, ha. Okay. What else? Free floated din ang barrel nito eh. Sabihin hindi nagtatouch yung barrel sa stock. Okay, so yun na tayo. Dalawang 308 na yan. Ano yung pang-apat kong choice? Thompson Center 6.5 Creedmoor bolt action with scope. Ah, ito. Binili ko tong ano, 6.5 Creedmoor. Ganito na to. May kasama siyang scope. Hindi na ako nakapili.
Actually, mas maliit ang magnification nito. Pero vortex to. Vortex scope to. No? Ang magnification nito. Ayan, vortex. Vortex mission. Alam ko, ayan. 4 to 12 by 40. Mas mahina yung magnification nito, pero mas malaki yung caliber. Okay? Bolt action din siya. Bolt action. Tapos, box-fed magazine. Ayan. Okay. At ang binabala nito ay 6.5 Creedmoor. 6.5 Creedmoor. Okay. So, for comparison, 6.5 Creedmoor, 308. Ba, halos, magkasinlaki lang sila halos. Konting-konti lang yung lampas ng 6.5 Creedmoor, pero mas payat-payat to. Ang 308 mas mataba. Kita nyo naman yung diferensya niyan, yung projectile, no? Mas matulis yung ano, yung 6.5 Creedmoor sa kaliwa ko dito. Mas mataba yung 308. Okay, ballistics. 308 up to 800 yards. May nagsabi sa akin, ay, kaya pa yun hanggang 1,000 yards. Okay, pero yung average na lang tayo, 800 yards. Ito naman, 6.5 Creedmoor, kaya nito 1,000 yards. 1 mile. So, 1 mile, ha? 1 mile. Okay? Kaya nagustuhan ko siya. And this is a fast round. Ano ba tinatakbo nito? 125 grains. May speed nito. Tingnan natin, ha? Okay, 2,850 at the muzzle. 2,850 at the muzzle. Okay, 2,850 FPS. Ganyan kalaking projectile. Kung titignan nyo, parang mas mataba yung 308, no? Pero mas malayo ang range kasi mas magaan yung projectile ng ano, 6.5 Creedmoor. Okay? So, yan. Sa mga baril na pinakita ko, ito, tanker muzzle brake din ang ginawa ko. Yan. Tinatawag dito, ano, free float yung barrel. Yung barrel niya hindi nagtatouch sa stock. Yan, no? Lumulusot, oh. Hindi yan nakadikit sa stock. Para sa accuracy yan. Okay? Okay, pag-usapan na natin yung mga comments ng mga kababayan natin. Si Charles, humabol pa sa comments eh. Okay, poll question sa FB page ko. Sabi ni Ace Allen, letter E. Letter E daw, which is none of the above. Okay? Nilike ko yan. Sabi ni RK Lisiges, mas gugustuhin ko pa yung A. Yung A, yung AR-15 natin, no? That shoots this round. Sniper rifle. Nope. Hindi. Lawrence, lahat ng may telescope. Sabi ni Doc Lawrence, lahat daw na may telescope. Parang yan ang consensus ng mga kababayan natin sa Pilipinas. No? Darcy Ricardo, letter C. Ano ba letter? Ah, yung ano, Savage Axis na bolt action na 308. Okay, Hermani Amefac Isidro, letter B, which is the AR-10, highly unlikely. Okay, Luis Andro Miranda, letter B, hindi rin pwede kasi AR-10. Lahat naman yan, sniper rifle, AG, GB, ABS, hindi. Hindi yan sniper rifle. Wala dito, actually, none of the above ang sagot. Wala sa mga baril ko ang sniper rifle. Okay? Kahit gaano ka powerful yan, kahit gaano kalakas yung scope, long range scope. John Paul Monteligue, letter C. Mali pa din. C is Savage Axis. Hindi pa rin. PJ Siose, CND. Bolt action. Bigger, faster caliber round. Basic requirement of a sniper rifle. Yan, I have to agree na kung sniper rifle lang usapan, dapat bolt action. Pero PJ, hindi. Wala dito sa mga baril ko ang sniper rifle. Raymond Nang, A&B, Designated Marksman Rifle, DMR, Gas Operated Rotating Bolt. As far as I know, sniper is really, rifle is normally a bolt action and can hit a target of 1,000 meters. So my answer would be C and D. So yung dalawang bolt action natin na ano, hindi pa rin.
Lahat po sila pwedeng gamitin na sniper rifle. That is true. Yun, mag-agree ako dito. Zolio, Espiritu, lahat to pwede maging. Pero ang tanong ko, di ba, alin dito ang sniper rifle? So, mali. Okay? None of the above ang sagot. If asking the mainstream media, sabi ni Charles, all of them. Yan ang perception ng mga kababayan natin and ng mainstream media. Sabi naman doon sa YouTube channel ko, AR-10, sabi ni Schooler, B, C, and D, viable snipers dahil sa calibers nila, short range lang ang A, kahit 20 inch pa barrel yan, intermediate lang kasi, that is true, intermediate round lang ang ano, hindi to pang long range, tas ang lit ang projectile. Okay? Kahit gano'ng kahaba ang barrel ng AR-15. Si Chris, all of the above, no? Not actually, Chris, none of the above. Ito ang tamang sagot, guys, no? Sabi ni XD87, none of the above and all of the above. A sniper is a person. So, yung sniper, tao yan. Ako, hindi ako sniper. So, wala dito sa mga barrel ko ang sniper rifle. Okay? Kasi ordinary yung citizen lang ako. Any of those rifles can technically, pwede, yeah, kung yung sniper pumunta sa bahay namin, hiniram to, oh yeah, maging sniper rifle na yan. Pero technically, wala ditong sniper rifle. Ang tawag dyan dito is, ano, nagpauso yan, ano, savage. MSR, or Modern Sporting Rifles. Modern Sporting Rifles to. You know? Wag na kayong basta tumawag ng sniper rifle. Yan, you know? So it can be called a sniper rifle when in the hands of a sniper. So yan ang sagot, guys. Letter E, none of the above, kasi hindi naman ako sniper. Okay? Kaya ako to ginawa, yan, hindi ko nababasahin. Kaya ako ginawa tong video na to kasi may nakuha tayong information na kasama sa revised RRR yung words na sniper rifle. Okay? So sabi ko, ano ba perception ng mga kababayan ko kung ano ang sniper rifle? Okay? So ang nangyayari dyan, guys, no? Basta yung rifle may scope, sniper rifle yan. Sniper rifle. No? So tingin nyo, ito, sniper rifle ba? Tripod yun, tripod. Sniper rifle ba to? This is a Savage Mark II FVSR. May accu trigger siya. Ako naglagay ng scope dito. Pero guys, ang pinuputok lang nito is 22LR. No? So, hindi siya... Kunyari, magre-recruit kayo ng sniper, hindi siya yung number one option na para gamitin nyo siya. So, again, modern sporting rifle. No? Ginagamit ng civilian for sporting events or sporting activities like hunting, target shooting, mga ganon. Lahat ganon, yun lang ang purpose ng mga barrel ko. Okay? So, hindi ako sniper. So, okay. Anyhow, bolt action din, accu trigger. Okay, ito. Tapos, threaded yung barrel for muzzle device or suppressor. Yan. So, ganyan na nangyari. Ano? Nagiging perception ng mga kababayan. Majority ng mga kababayan natin sa Pilipinas and kahit sa ibang panig ng mundo, basta nilagyan ng scope, sniper rifle yan. May nakita nga ako, kahit mga air guns, no? Na may mga scope. Tapos may magko-comment na, ang ganda ng sniper rifle mo. Air gun lang yun, ha? Diba? Okay. Tabi natin. Ito yung ano ko, no? Savage Axis. Miss ko na rin to. Miss ko na rin. Okay. AR-10. Ito, labas natin to. Okay. So, itong video na to, clue to sa ano, no? Sa dadating or lalabas na revised IRR. So, just imagine paano kung yung 556 na binili nyo, yung Taurus T4, ganito, basic lang. Tapos nilagyan mo ng scope. Tatawagin na ba nila yan na sniper rifle? So, pwede na ba maging sniper rifle yan pag nilagyan mo ng scope to? This, basically, parehas na baril lang to eh. They shoot the same round, same caliber, 556 and 223. Yes, of course, mas mahaba ng 2 inches to, pero it shoots the same caliber. Madadagdagan lang naman ng ilang FPS eh. Okay, pero yung pa rin ang ano yan, bala.
No? So again, lilinawin ko sa inyo guys, no? None of these guns are sniper's rifle kasi hindi ako sniper. Okay? And iwasan na natin gamitin yung sniper rifle na yan sa mga barrel or mga rifles na may scope. Na just because may scope, oh, sniper rifle na yan. Kasi kayo tatamaan yan pag sinabi, oy, ganito gagawin natin sa mga sniper rifle. Eh, paano kung nilagyan mo ng scope yung AR-15 mo? Diba? So, yun isa sa mga ano eh, dapat natin baguhin. Okay? What else? So, that's it guys. No? Hopefully, nag-enjoy kayo sa vlog na to. And, mas maganda pag pinapakita ko talaga yung actual na items. Kasi, ma-appreciate nyo. Pati yung mga cartridges na ginagamit, yung mga bala na ginagamit. So, good luck, no? Good luck kasi na-aprubahan na yung pagmamayari ng 5.56 semi-auto up to 7.62 daw. I don't know kung ano 7.62 yan, madaming 7.62. Pero kung 7.62 by 51 or 308, ganito yan. At ang 5.56 ganito. You have to ask yourself, no? Yan, saan kayo mas mag-enjoy and ano yung applications? Okay? Ano pa ba? Napakita ko na, no? So, even 22 LRs na nilagyan ng scope, yung ba tinatawag na sniper rifle? Mali po yun. Mali yun. No? Maski air gun na merong malaking scope, tinatawag na sniper rifle. Hindi po yun sniper rifle. It just so happen na may scope siya, no? For sporting purposes, for precision target shooting, pero never gagamitin niyo ng sniper. No? Ano yung mga sniper rifles? I-research niyo na lang. May mga usual silang ginagamit, no? Yung mga Chaytac, intervention, meron silang ginagamit na Barrett, 50 cal, mga ganun. Kaya sabi ko, hindi rin sniper rifles itong mga baril ko and hindi siya gagamitin ng sniper rifle. For example, yung Savage Axis 308, isa yan sa mga budget na bolt actions, no? May ibang bolt actions. I think yung Remington 700 yata ang preferred ng mga snipers. Okay, so mga ganon. Do your own research. Pag bibili kayo ng caliber or paano nyo isa-setup, separate video na lang yun, no? Kasi may mga nakausap tayo, excited na sila, modern na, ng Taurus T4, paano nyo isa-setup, separate video na lang yun. So, guys, hopefully nag-enjoy kayo dito sa Usapang Sniper. See you next time. Bye!